Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong kuwaran, masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayon, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roo'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko ng lahat ng bagay. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Live in such a way that others can follow you. Ganyan na buhay si Pablo. Oo, kailangan ng mga tao ng wastong aral. Kapag ang aral ay mali, maliligaw ang mga tao sa wastong landas. Pero hindi lang sapat na wasto ang aral natin. Kailangan din tulungan natin ang tao na isabuhay ang wastong aral na ito. Iyan ang nagagawa ng halimbawa. Hindi lang na alam nila ang dapat. Masundan dapat nila ito. At mapapalakas din ang loob nila. Nakayanan nga ng iba, kaya ko niyan. Matapang na sinabi ni Pablo, tumulad kayo sa halimbawang pinapakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Hindi lang, sabi pa niya, namasdan ninyo ang mga taong sumusunod sa halimbawa ko. Siguro sa panahon natin, hindi na gaanong nagkukulang ang mga tao sa mabubuting aral. Ang daming mga malaking pagkukulang ay ang role modeling, ang huwaran. Naiyak-iyak si Pablo sa pagsabi na may mga tao na nabubuhay na kaaway ng krus ni Jesus. Ayaw nila ng sakripisyo. Ang gusto nila ay pagbigyan ang sariling hilig ng laman. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Basta may pagkain, basta may pera, basta may kita o may kasiyahan, okay na yan. Pinagmamalaki nila ang mga dapat nilang ikahiya. Pinagmamalaki nila ang mga malulutong na mura na sinasabi nila. Pinagmamalaki nila na hindi sila nahuhuli sa kanilang mga escapades, na sila ay may kabit. Pinagmamalaki nila na sila ay naglalasingan. Pinagmamayabang nila ang dapat nilang ikahiya.
Pero hindi dapat tayo ganito. Kasi dayuhan lang tayo sa lupang ito. Iiwan natin ang lahat sa mundong ito. Ang tunay na pananabikan natin ay ang kung taga saan tayo. Tagalangit tayo. Doon tayo pupunta. Itong katawan natin ay mabubulok at babaguhin. Magiging maluwalhati tayo tulad ni Jesus. Ang magandang pakiusap ni Pablo sa mga taga-Filipos ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. May isang batang inutusan ng nanay sa probinsya na pumunta sa kabilang barangay upang humiram ng panggiling. Maganda ang panahon. Ang daming bulaklak sa parang. Mga prutas ng punong kahoy. Mga magagandang paru-paro. Naaliw ang bata. Nang huli ng magandang paru-paro, namitas ng mga bulaklak. Umakyat ng puno upang kumain ng mga bunga ng punong kahoy. At nakalimutan na nakunin ang panggiling. Maraming mga tao'y tulad ng batang ito. May misyon tayo sa mundong ito. Pero sa paglalakbay natin sa mundo, naakit tayo ng maraming bagay. Naakit tayo maglaro ng video games. Nagpadala sa mga barkada, sa paggawa ng mga gimmicks, nagumon sa bisyo, binuhos ang buhay sa trabaho, naloko sa love life. Sana hindi na tayo datnan ng kamatayan na hindi nagawa ang misyon natin sa buhay. Ang dahilan bakit inilagay tayo ng Diyos sa buhay na ito. Baka marami na tayong nakilala, pero hindi si Jesus. Baka marami tayong nagawa, pero walang kabutihan. Baka kung ano-anong business ang pinasukan natin at hindi nakatulong sa kapwa. Huwag nating kalimutan ang mga mahalagang bagay sa buhay. Ipinapaalaala po ninyo palagi sa akin, Panginoon, ang layunin ng buhay ko na makilala ka, mahalin ka, at paglingkuran ka. Sana po hindi ako mawala sa mga abalahin lamang ng buhay na ito sa mundong lilipas. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.